in your business or black and gray portrait. Ay mag-switch ng kulang kasi pagka orange, yellow na, ganyan. Ito dito ako matatagalan sir, kaya inuna ko na to. Mas madali ba yung mga letter? Itong font mo sir, siguro estimate ko mga 2 hours or 1 and a half siguro, more or less. Pero itong i-enhance ko sa'yo bossing, yan kasi yung target ko na alisin siya dyan sa ganyang style. Excuse me. Gagawin ko siyang ano. Kung ano yung prefer ko na maging itsura mo. Kasi syempre, kaya nyo siya sa akin ipina-enhance is faded nyo na siyang nakikita. So para sa akin, kailangan kong i-hypen lahat ng intricate detail na nandyan. So, pag may nakikita ko yung mga ibang tato, malinaw na yung... Opo, malinaw yung sa kanila. Opo. Parang kasi, color na kanon. Opo, kasi ano... Ang tawag nga nun, well saturated po. Kumbaga sa ano, sa steak is hindi siya medium rare. Ano siya, well done. Parang gano'n. Sabi ng iba. Ganun daw siya tingnan. So, yun nga po. Sa ngayon kasi, pag mabilis ginawa ang tattoo, mabilis siya mag-fade eh. Tapos hindi maganda ang pagkakaalaga. Yes po. Kasi pagka po, halimbawa sa akin, yun nga po. Lagi ko namang idilibiin. Kung hiyang ka sa wet peeling, same lang, gawin mo lang. Pero kung hindi mo pa natatry po yung dry healing, yun ang palagay kong solusyon para mas makita natin na sobrang vibrant, sobrang bright tingnan ng tattoo. As in, nasa 3 meters, 2 meters kayo, mababasa niyo siya or madidistinguish niyo na yun yung tattoo na gusto niyo makita sa malayo, from far away. Ngayon nakita ko tato ko doon sa mga pamangkin ko sa pisa mo. Opo. Ang nilinaw ng mga ano, yes, kulay. Lalo po kung oriental ang design or neo-traditional. Kasi pag mga neo, power line yan sir. Pagka mga traditional, power line yan. Polynesian, power line yan. So, mas makapal yung lining, mas makapal yung buhay, mas madidistinguish niyo po yung design. Kaya minsan po pag sumasali ako ng mga competitions, ginagawa ko, pinipili ko talaga yung sobrang tatapang ng mga lining. Oriental, Polynesians, or neo-traditional, neo-oriental, pinaghalo-halo ko po minsan yung style. Para pagka dumating yung panahon, pwede nyo pa ulit siyang ilaban. Which is nangyayari naman sa akin ngayon na same piece na ginamit ko nung competition last year, pag sinali ko sa pre-made, nakakasungkit pa naman po. So, ibig sabihin, kahit 3 taon ko nang ginawa, may chance pa pang makasungkit. Yes, sir. Kasi last time, yun nangyari sa akin. Na nakasungkit pa ulit yung first place ko nung nakaraang taon. Nakasungkit pa siya ng first place ulit sa pre-made naman this year po. So, parang sa akin, nakukuha ko yung effect na gusto kong mangyari, which is sobrang long lasting nung ginawa ko. Yun kasi dapat yung approach yung tattoo natin. Kung matagalan talaga. Opo, long lasting, parang ever-ready battery. Pag po kasi nare-realize ng mga client na, oo nga, no, talagang nasulit ko yung pagpapasakit ko sa'yo. Parang ganun, mas nagiging hype na hype ang ano ko doon, energy. Pag ganyan ba yung para kang nadapa? Yes sir. Pag nag-heal? Ha? Opo, ganun. Pagka ganung stage na sir, yung nagpabakbak na siya. Yan, kahit pahira nyo na ng lotion yan. Pero after nyo pa siya linisin. Bali ang gagawin nyo, bili kayo ng paper towel or kung may malinis na pampo kayong towel na kahit 2 to 3 pieces para pwede kayong magpalit. Yun yung ipang, ano, kasi mamaya po, parang ganito sa sarap.
For example po, ito yung sa taba, maligamgam na tubig. Maligamgam na tubig siya, binasaan nyo. So the whole tattoo nyo, basa na ng maligamgam, which is nag-prepare kayo siguro mga isang tabo or dalawang tabo. Scrub nyo po siya ng sabon na safeguard. So kailangan syempre malinis yung kamay natin. Yan, mild na hagod lang. Pero yan yung palad nyo, sir. So mild na hagod lang. Then after ng mild... Gagamitan ng tissue? Huwag na, sir. Siguro kamay na lang. Lang. Opo, kamay lang para na. Mild yung hindi nagagasgas. Opo. Then after nyo siya pahiran, sir, ng ano, ng sabon, siguro mga 5 minutes or 3 minutes na linis lang. Pat dry nyo siya. So gaganyan nyo siya ng towel. So pagka massage nyo ng towel, pagka patuyo na, sir, hayaan siya mag-sit down ng siguro mga 3 minutes or 5 minutes bago nyo pahiran. Ng lotion, ng baby lotion. Para wala ng tubig. So pag in-apply nyo, parang ganyan lang kanipis yung baby lotion, sir. And kakalat nyo lang siya the whole area ng tattoo nyo. Pag naka 3 to 5 days yes, na yun. Yes po. Pag nakikita nyo na medyo makatikati na, parang magbabalat na. Yung iba, sir, early stage, 3 to 4 days pa lang. Maximum kasi niya 5 days po sa iba.